Good morning, guys. 9 days na lang ng quarantine namin. Pang 9 days na. So, check muna lang temperature. Grabe yung nangyayari sa mundo ngayon. Mga politiko, mga royal family ng iba't ibang bansa, prime minister. Grabe, naging positive sa COVID-19. Check ko yung temperature. Yung misis ko natulog pa. Taglamig na dito sa Brisbane. Yung kaso namin dito sa Brisbane, umabot na ng normal, guys, normal. 35.3. Malamig kasi. At least normal. Yung isang kasama ko sa bahay, pumasok na. Yung misis ko natulog pa. Alas 8 pa kasi dito eh. Tingnan natin sila, ipinatin yung tubig kung dito. Nandito pa. Yan ang hindi pa namin pinasok. Pang-apat na araw na yan. Yan yung box. Tubig yan. Eh, painit muna tayo. Kailangan natin ng vitamin D. Marami pa rin taong pumapasok sa trabaho kasi hindi pa totally lockdown talaga eh. Exemption ba yung mga magtatrabaho? Pero pinag-isipan na talaga ng Australian government na ilalockdown na nila yung buong Australia kasi increasing pa rin yung numbers ng mga nagiging positive ng Kahapon nagdagdag ng mga halos 100 yung Queensland. Kaya nagiging 400 na yung positive sa Queensland. Ang pinakamarami sa Australia ngayon yung New South Wales. Sa Sydney 1,000 na mahigit, kaya pumalo na lang mahigit yung buong Australia. Ay, marami pang pumapasok sa trabaho. Yung pumapasok ng trabaho yun, yung mga yan. Kasi hindi pa talaga kinakancel ang Australia eh. Sa Italy, sa Amerika, sa France, sa Germany, sa Spain, grabe yung mga kaso nila, libo-libo na. Mahirap na agapan yun. Kaya ang pinakamaganda talaga sigurong gawin, mag-shutdown ng kahit isang buwan o dalawang buwan yung buong bansa. Mahirap man, pero yun siguro magandang gawin kasi mag-slow yung spread ng virus. So magka-pandar ako ng kotse kasi 9 days nang hindi na-pandar to kasi hindi na-biyahe. Ito, nag-andar na to. So sobrang tahimik kasi siya eh. Anong tawag ito? Hybrid siya eh. Nag-andar na siya. Hindi lang tumutunog, gawa ng stage battery yung sinusupply niya. Pero pag itutulak ko yung yung accelerator, yun ah. Yan, mag-test kasi full pa yung battery.
Tapos ngayon, ano pala, anuhan pala ng basura ngayon. Tapos ilalabas ko, ay papanda rin ko yung dilaw. Madali ko rin ito kasi hindi pa ito napanda rin. Nakaon pa yung aircon. Maday na din. Andar pa siya. Tapos magtapon mga mga basura. Basta ko yung basura. Yan, basura din. Maglagay ako ng gloves kasi mahirap na. Yung mga boxes na nabili namin sa yung delivery na boxes. Tapos ito. May color ano kasi ito. Color coding yung mga basura. Itong red, general yan. Tapos yung dilaw, ano yan, recycle. Yan. Tapos may truck na taga-government ang kukuha nito. Ito pwede mga bote dito, cartons, mga basta recycle item. Tapos pag nagaano ka sa labas ng basura, dapat may ano siya, may gap. Yung ganyan kasi paglagay ng parang yung kamay ng machine, ng truck. Pag wala kasing space, nahihirapan sila kaya ganyan, may space. Okay lang. Ayun, nakandar yung andar na yung kotse para hindi masira yung ano yung engine. Nakandar na rin yung pula. Kahit mga 5 to 10 minutes andar every other day. Wala namang mababawas sa gasolina rin gaano. Ngayon condition pa yung kotse kung dilaw. Kahit matagal ko nang nung dumating ako ng Australia, kami ng best friend ko sa trabaho, binili namin to mga siguro mga 2.5 months pa ako sa Australia noon. May savings ako dun sa Dubai dati. Tapos yung time na yun, dami kaming overtime dun sa company ko dati dito sa Australia na. Kaya naiipon ko, kaya binili ko ng ganito. Bali, dinown ko. Tapos, nagdown ako sa, ano, sa kasa. Tapos, yun. Ano pala? 7 years na sa pala ito sa akin. 6 years. Oh, 7 years. 7 years na ito sa akin. Grabe. Ang tagal na pala ito sa akin yung kutsi na ito. Pero, talagang kondisyon na kondisyon ba? Yan o. Isipin nyo ba, 7 years na sa akin na. Sobrang ano pa, sobrang condition pa. Ayan, napasok na sa loob. Ay, tapon ko muna yung basura, yung gloves nito. Tawa ko yung gloves nito. Ilan ko parang gloves nito. Ba't kaya maraming tao ngayon? Sobrang dami. Ayan, taksan nyo. Ayan o, 7 years na sa akin to. Madumi. Nakakahiya. Isipin nyo, isa kung dating panging isda ng buhol, child labor, parang moro amin, ganun. Tapos nakapunta ako dito sa Australia. Kaya kayo, kung sino mang nangangarap, huwag kayong tumigil na mangarap.
marating nyo rin yung pangarap nyo. Sipin nyo ako ha. Nag high school ako. After ng klase ko nung high school, after usually 5 o'clock eh, pero ako tumakas na ako 4 o'clock, 4:30. Tumakas na ako sa school. Dalawang taon ko yung ginagawa dun sa ano, sa high school ko na tumatakas ako. Kasi kailangan kong sumama sa pangisda eh, kasi yun yung baon ko eh. Tapos yun yung magiging ulam namin, yung share ko sa ano, kasi hahatiin niyo yun, yung bali yung kuha niyo ng ano, ng isda. Hahatiin yun sa ano, sa mga crew ng parang fishing boat. Tapos yun, child labor ako noon, nasa mga ano pa ako noon, nasa mga 13 years old hanggang 16 years old sumama ako ng Muroami sa Bohol. Tapos yun, isipin mo, nagkapunta ako ng Australia. Grabe, talagang ang ano siguro niyan, huwag kayong humintong mangarap, saka prosigihin nyo lang yung pangarap nyo. Kasi gaya ko, dami kong stage na daanan. Child labor ako sa ano, di ba, sa Bohol. Nagiging Muroami ako, child fisherman. Tapos yung mga time na yun, kasi hindi naman lahat, isa-isang buwan nangingisda kami, siguro nasa mga 24 days, isang buwan nangingisda kami. So may mga 6 na araw, kasi ano yun eh, maliwanag yun, malaki yung buwan, hindi kami pwedeng lumabas, hindi kami pwedeng mangingisda nun. Yung mga araw na yun, nag-ano din ako, sumasama ako ng construction. Tapos ito pa, nung nasa Manila na ako, tapos pumunta ako ng Dubai, kasi Dubai ako, bago ako ng Australia. Nung nasa Dubai ako, isipin niyo yung unang trabaho ko, dishwasher lang ako, dishwasher. Pero may experience ako ng pagluluto nung nagka-college ako sa Tagbilaran City. Yun pa yung ano nun, self-support ako nung nagka-college ako, tapos tumutulong ako sa mga kusinira dun sa hotel. Nagluluto, helper ako, tapos minsan tinutulungan ko sila ng pagluluto. Kaya may idea na ako ng mga luto-luto ng ano, ng Pilipinas, pero hindi yun ganun kagaling talaga, talagang helper-helper lang. Tapos nung pumunta akong Dubai, kitchen helper lang ako, tagahugas ako ng plato, tagahugas ng kaldero, tagahugas ng basta lahat. Isipin nyo, 4-6 months to 1 year, ganyan siguro. Tapos siguro naawa yung executive chef, nakita din niya sa akin yung ano, yung siguro may nakita siya sa akin, sabi niya sa akin na ipopromote kita ng ano, ng lowest level ng chef, yung kumitre. Sabi niya gagawin kita ng kusinero, yung pinakamababang ranggo ng kusinero, kumitre. Talagang yung time yun, hindi pa yun, bihira ka lang makakaluto nun. Makakaluto ka, pero yung practice-practice lang, ang pinaka-duty talaga nun. Yung ano, yung paghihiwa, utusan ng kusinero na gawin mo to, linisan mo to, yung kumuha ka ng kawali, kumuha ka ng ganun. Yun yung trabaho ng kumitre, parang yung hiwa talaga, yun yung pinaka-main task niya sa ano, kaya nahasa ako sa paghihiwa. Tapos dami kong sugat nung mga time na yun. Sa time na yun, marami kaming mga kitchen helper na nagiging kusinero, gawa ng yung tulong ng executive chef na namin na yun, na iangat kami siguro nasa mga ano kami. Sa time na yun, 6 siguro kami, 5. Puro Pilipino yun, puro Pilipino. Tapos, ang maganda doon, naging lahat, kaklose ko sila, parang kapatid ko na, pero yung isa talaga, naging best friend ko. Yung batch na yun na mga kitchen helper, talagang sobrang naging close ko. Na parang, naging parang kapatid na lahat. Tapos, pero yung isang ano, naging best friend ko, nandito na rin sa Australia.
Tapos may sumunod pang isa ng sobrang ka-close ko rin. Nasa ano naman siya, sa Sydney, yung isa nasa Canberra kasi. Tapos yun. Kaya ang payo ko sa inyo, kahit magsimula man kayo sa ano, sa maliit na katungkulan, huwag kayong sumuko. Huwag kayong sumuko. Kunin niyo 'yon. Bigay niyo yung best niyo. Tapos gawin niyo yung tulay na maging makamatututo kayo, kasi diyan ako na ano eh, nahubog yung kaalaman ko. Tapos probin niyan. Kung dadaan kayo sa pinakababa, talagang i-grab nyo na yung opportunity na matuto kayo, kasi dyan yung magsimula yung ano nyo, yung success. Hindi ko masasabing success na kung ngayon, marami pa akong daanan. Kahit may kung maliit na kutungkulan ako na isang kusinero sa company ko, pero malaki pa yung dadaanan ko na ano, dapat kukunin. Kaya kayong nagsisimula pa lang na kusinero, huwag kayong ano, huwag kayong susuko. Darating din na darating din kayo. Ako ano na ako ngayon eh, 40 years old na ako. So kayong mga bata pa na kusinero, maabot niyo rin 'yan. Kasi ako, isipin niyo ha. Taga probinsya ako ng Bohol. Child labor ako, sumama ako sa construction. Tapos, ayun pa yung sinabi ko nga sa inyo na child labor ako ng pangingisda. Tapos, naging kitchen hand ako sa Dubai. Pero isipin nyo, sa simpleng tao na to, makakarating ng Australia, maging Australian citizen pa. Kaya, yun lang masishare ko sa inyo guys. Huwag sumuko sa laban ng buhay. Salamat, Kuya Dong.